Nangilabot pa ako sa instant nito. Masyadong maingay, baka walang makarinig sa amin. Nakaramdam ako ng matinding takot, ngunit mas lalo pa akong nagulat sa sumunod na eksena. Nakahandusay na sa sahig ang lalaking humarang sa akin. Nag-angat ako ng tingin, galit na mukha ni Dave ang tumambad sa harapan ko. Susugurin pa sana nito na suntok ang lalaking nasa sahig. Hinawakan ko kamay niya upang pigilan siya. Tumigil naman siya, saka tumingin sa akin. Hinila ako palayo. Sa isang sulok niya ako sinandal, kitang-kita ko ang pag-igting ng panga niya sa sobrang galit. Sinabi ko sa iyo huwag kang uminom. Ang tigas ng ulo mo. Paano kung hindi ako dumating? Kaya mo bang sarili mo? Bulyaw niya pa sa akin. Bakit? Sinabi ko bang tulungan mo ko? Salamat na lang sa tulong mo. Namilog ang mga mata ko nang walang babalang ang kini ni Dave ang labi ko. Hindi ako halos makagalaw sa kinatatayuan ko. Dala ng labis na pagkagulat. Ninakaw niya ang first kiss ko. Bigla naman ako natauhan. Kaya naman inipon ko ang lakas ko para itulak siya palayo sa akin. Saka ito pinaghahampas sa dibdib. Bakit mo ba ako hinalikan? Walang iya ka talaga? Singhal ko sa kanya habang patuloy ang paghampas ko sa dibdib niya. Nang mapagod ako, tumigil na ako. Saka tumakbo palayo. Bumalik ako sa table namin. Naabutan ko na may kausap si Raiden. Gusto ko sana na magpahatid sa kanya. Nahihiya naman ako na mukhang mahalaga ang pinag-uusapan ng mga ito. Bala ko sana na mag-commute na lang palabas na ako nang bigla akong tawagin ni Raiden. Chef D! Tawag ni Raiden. Wala akong choice kundi maglakad papunta sa kanya. Chef Diane, this is Mr. Milano. He is the owner of this bar. Inilahad naman ito ang kamay niya sa akin at tinanggap ko naman. Nice meeting you, Chef. Sambit pa nito. Nice meeting you too, sir. I heard a lot about your restaurant, especially the foods there. Congratulations. Sad pa nito. Thank you, sir. Dave! Sigaw ni Raiden. Naglakad pa ito papunta sa pwesto namin. Gusto ko nang tumakbo palabas ng bar dahil sa inis na nararamdaman ko ang kapal na mukha niya. Mr. Milano, meet my business partner, Dave Melendez. Pakilala ni Raiden sa dalawa. Mr. Milano, you have a nice place but can you hire more bouncers than put more lights on the way to the toilet? Tuloy-tuloy na litanyan ni Dave. Nagulat pa kami ni Raiden sa sinabi nito. Halatang inis pa rin siya maging ang may-ari ng bar hindi makapagsalita. Sure Mr. Melendez, I will. Alanganin pa sagot na may-ari. Nang makaalis si Mr. Milano, nagpaalam na ako na uuwi na. Hindi ko na kaya magtagal pa dito. Lalo na at nakikita ko si Dave. Diane, ihahatid na kita. Alok pa ni Raiden. Salamat Raiden, shall we? Tanong pa nito. Tumango naman ako sa kanya saka naglakad. Palabas nang hindi man lang tumitingin kay Dave. Hindi na rin ako nakapagpaalam sa mga marites. Chef D, are you alright? You look tense. Tanong ni Raiden habang nasa sasakyan kami. I'm okay. Maybe tired lang. Palusot ko pa pero kanina pa ako hindi mapakali. Nasa isip ko pa rin ang pagnanako ni Dave nang halik sa akin. Chef D, pwede ba kitang yayaing lumabas? Tanong ni Raiden sa akin. Napatingin pa ako sa kanya. Hindi na kasi natuloy ang unang date sana namin. Sure Raiden. Sagot ko pa dito saka akong ngumiti. Thank you Chef D. I will tell you when. Malambing pa niyang sagot. Gabing gabi na pero hindi pa rin ako dalawin ng antok. Ilang ulit ko rin kinuskos ang labi ko dahil sa lintik na halik na yon. Nagiiyak pa ako habang kausap ko si Christina. Tawa naman ito ng tawa. Huwag daw ako mag-alala, hindi daw ako mabubunti sa halik lang. Dave Melendez, buwisit ka! Magnanakaw! Naiinis ko pang sambit habang hinahampas ko ang unan. Dahil sa puyat, antok na antok ako kinabukasan. Kaya naman halos liparin ko na papunta ng restaurant. Nagmamadali pa akong pumasok sa loob. Kaya naman lahat sila nakatingin sa akin. Chef D, ayos ka lang? Nagtataka pang tanong ni Gina Joy. Oo, ayos lang ako. Ating himala, late ka. Kunot-no pang tanong ni Cards. Gusto ko sanang tumakbo pabalik sa bahay na makita ko si Dave pababa galing sa office kasama si Raiden. Ano bang ginagawa niya dito? Tanong ko pa sa isip. Napatingin pa si Dave sa akin. Ako na mismo ang umiwas ng tingin sa kanya. Hi Chef D! Nakangiti pang bati ni Raiden. Hello Chef Raiden. Balik kong bati. You look sleepless, Chef Strelia. Nakangiti pang puna ni Dave. Halos umakyat lahat ng dugo ko sa ulo. Dahil sa iritasyon, ang lakas ng loob kausapin ako. Anong akala niya? Iniisip ko nangyari kagabi? Hindi kaya. Hindi ko na lang ito pinansin. Bagkos ngumiti na lang ako ng peke. Saka ako naglakad papunta ng locker.
Buong akala ko aalis na si Dave, pero nagtaka ako na pumasok ito sa loob ng kitchen kaya naman nagkatinginan kami ni Cards. Guys, Dave will join us today. Sad ni Rida na makapasok siya sa kitchen. Kape chef, kinikilig pang sambit ng mga Martes, saka ako tinapunan na kakalokong tingin. Pinandilatan ko naman sila ng mga mata at sinanyasan ko pa na tumahimik. Sinong pipiliin mo? Si Chef Dave o si Chef Raiden? Mahinang kanta pa ni Card sa tono ng awitin ni Casey. Isa ka pa, napipikon ko pang sagot. Madalas ko pa na mahuli si Dave na nakatingin sa akin. Kaya naman hindi ako makapag-concentrate sa ginagawa ko. Chef D, tawag ni Raiden sa akin. Yes, Chef Raiden, taste it. Sambit niya sa kadahan-dahang inilapit ang kutsara sa bibig ko. Masuyo niya pa itong hinawakan. Wow, taste good, Chef Raiden. Puri ko pa sa luto nito. Sabay pa kami nagulat dahil sa lakas ng tunog ng shopping board. Napatingin pa kami sa pwesto ni Dave na halatang nilakasan talaga ang pagtadtad ng bawang. Nakakunot rin ang noo nito. Dave, are you okay? Tanong ni Raiden. Yes, Chef. Masyado lang matigas ang bawang niyo dito. Go on. Don't mind me. Malamig pa niyang saad. Ayon sa weather forecast today, may namumuong selos, este bagyo, biro pa ni Mia. Kaya naman lahat kami napatingin sa kanya. Nag-pisign pa ito saka bumalik sa lababo. Hindi ko maintindihan kung bakit sa tuwing magkakalapit kami ni Raiden. Gumagawa ng ingay si Dave kaya naman hindi ko maiwasang magsalubong ang kilay ko. Chef Raiden, phone. Pagbibigay impormasyon ni Dalia. Kaya naman lumabas saglit si Raiden ng kitchen para sagutin ang tawag. Nagulat pa ako nang lumapit si Dave sa akin. Umakto na may hinahanap na condiments. Pinagseselos mo ba ako? Pasimple pa niyang tanong. Iba ko magselos, Chef Strelia. I can stop you. Monthly period in 9 months. Try me. Mahina, ngunit mariin pa niya na sambit. Pero malinaw pang nakarating sa aking pandinig. Nag-init bigla ang pisngi ko sa sinabi niya. Tumalikod na siya at naglakad, pabalik ng pwesto nito. Naiwan akong sasabog sa inis. Hinimay-himay ko pa sa utak ko ang sinabi nito. Bakit pati period ko nadamay? Nanlaki pa mata ko na makuha kong ibig niyang sabihin. Chef, ipinababalik ni Sir Dave. Hindi daw pasado sa panlasa niya. Dahil sa narinig ko, kumunot pa ang noo ko. Ano? Reyna? Pang ilan na yan ah? Hindi pa rin pasado? Naiinis ko pang sambit. Nako chef, hindi ko rin alam. Napakamot pa ito sa batok. Grrrr! Gigil na talaga ako. Last na talaga to. Saka ako tumalikod para magluto ng bago. Chef, relax. Umiiyak na ang scallops. Natatawa pang puna ni JC na abala sa niluluto nito. Ngumiti lang ako ng peke saka nagpatuloy sa pagluluto. Baka ikaw ang gusto magdala. Pang-aasar pa ni Chris nang lumapit ito para kumuha ng cinnamon stick sa tabi ko. Chef Raiden, bumalik ka na. Bago pa ako may magawa sa kaibigan mo. Naiinis ko pang sambit. Wala ngayon si Chef Raiden. Nasa Japan ito para kausapin ang supplier doon. In demand ang beef dishes namin. Kaya naman sa Japan ito naisip kumuha ng karne ng baka dahil magandang kalidad ng meat doon. Madalas pumunta dito si Dave. Ayaw na ayaw ko pa naman siya makita dahil sa iritasyon, una sa pagnanako niya ng halik, sunod about sa period ko. Hanggang kaya ko siyang iwasan, ginagawa ko. Ang kapal na mukha niya na nakawin ang first kiss ko. Umiiyak pa ako nang ikwento ko kay Christina yon. Bakit kasi si Dave pa ang naiwan dito? Naiirita ko pang reklamo. Ateng, baka maputol na ang sandok. Ramdam ko ang diin ha? Nakakaloko pang sabi ni Cards habang abala ito sa niluluto niyang soup. Bastos! Sigmat ko pa. Nang matapos ko ang niluluto ko, tinawag ko si Mia na abala sa paghuhugas ng mga plato. Yes, Chef. Tanong nito na makalapit siya sa akin. Pwede bang dalhin mo ito? Ipalaman mo iyan sa monster sa taas. Tumawa pa ito dahil sa huli kong sinabi. Chef naman, sabar ka naman kay Papa Dave ko. Kinikilig pa nitong sambit. Nanlaki pa ang mata ko sa inasta nito. Mia, tigilan mo ako. Sita ko pa sa kanya. Chef, bigyan mo kaya ng good luck kiss yung niluto mo. Baka pumasa. Nakangisi pang swestyo ni Luz. Che, bumalik ka na sa istasyon mo. Puro ka chika. Ayis, Chef! Pangaasar pa nito, sabay laya sa harap ko. Sige na Mia. Tumangulang ito saka naglakad papunta sa taas. Tawa ako ng tawa dito sa opisina. Pag naiisip ko ang reaksyon ni Diane. Dahil sa ilang ulit kong nireject ang niluto nito, alam kong namumula na ang mukha nito sa inis. Paniguradong, pantay na rin ang kilay nito sa iritasyon. Actually,
Wala naman talagang problema sa niluto nito. Gusto ko lang talaga siyang magdala dito sa taas. Pakaramdam ko kasi, iniiwasan niya ako. Simula na nangyari sa bar, may isang buwan na rin ang nakakalipas. Natigil ang pagmumuni-muni ko nang may kumatok. Tumayo ako, tinungo ko ang pinto upang buksan yon. Nakangiti pa ako habang binuksan ko yon sa pag-aakala na si Dayan na yon. Yes, Chef D? Napatigil pa ako nang hindi si Dayan ang napagbuksan ko, kundi si Mia. Sir, pinapadala ni Chef D. Okay, salamat. Kinuha ko ang tinidor sa gilid ng tray. Tinikman ko ito. Umakto pa ako na hindi nasarapan sa pagkain. Tell her, hindi pa rin pasado. Ganyan ba ang inihahain niyo sa customer? Naku, Sir Dave, baka maging dargo na si Chef D. Natatawa pa nitong sagot sa akin. Don't worry, patutulugin ko siya para hindi magbuga ng apoy. Nakangisi ko pang saad. Saka ako muling pumasok sa loob para uminom ng tubig. Natapunan pa ang damit ko. Oh shit! Kumuha ako ng tissue para punasan ito. Kaya hinubad ko muna ang suot ko na polo bago pa itutuluyang mabasa. Pinatong ko muna sa swivel chair ko. Saka ako pinunasan ang basang dibdib ko. Chef D! Humahangos sa tawag pa ni Mia sa akin na makababa ito. Ano? Okay ka na ba? May reklamo pa ba? Sunod-sunod ko pang tana. Chef D, ulitin mo daw. Hindi daw pasado. Halos umusok ang ilong ko sa inis dahil sa pang-sampung beses na niyang nireject ang luto ko. Mia, ibili mo ako ng lason sa labas. May lalasunin lang ako. Gigil na sambit ko pa. Nagkatawanan pa sila sa sinabi ko. Sobra na ang pagtitimpi ko. Hindi ko na kaya to. Piko na ako. Kaya naman umakyat na ako. Papunta sa office nito. Chef, tawag nila akin pero hindi ko pinansin. Tuloy-tuloy ako sa pag-akyat. Pagtapat sa pinto, hindi na ako kumatok, agad kong binuksan ang pinto. Bumungad sa akin ang hubad nitong katawan na talaga namang nananakit ang abs nito. Napatulala pa ako ng saglit. Nagulat naman si Dave sa pagpasok ko. Na makabawi ako, napasigaw pa ako. Bastos! Naiinis ko pang sambit, sabay sarado ng pinto. Napasandal pa ako sa labas ng pinto saka ako nagmandali na bumaba. Pagdating ko sa kusina, nagulat pa sila sa itsura ko. Kagad akong umupo at nagpaypay ng gamit ng kamay ko. Gina Joy? Tawag ko sa kanya. Yes, Chef? Tanong nito na makalapit siya sa akin. Kape, please? Utos ko sa kanya. Kunot noo ko pa nila akong tiningnan, takang-taka pa sila sa hiningi ko. Chef, bakit kape? Hindi ba tubig? Tanong ni JC sa akin. Nakakita ako ng buhay na pandesal. Bulalas ko pa. Namilog pa ang mga mata ni Cards at Chris dahil sa sinabi ko. Talaga, Chef? Sabay pa nilang tanong sa akin. Humakbang pa sila papunta sa office sa taas. Bigla kong hinawakan ang kamay nila upang pigilan sa balak nila. Tiningnan ko pa silang dalawa saka akong umisi sa mga ito. Aakyat kayo? O last day nyo na ngayon? Banta ko pa sa kanila. Chef naman eh. Reklamo pa ng mga ito at nagpapadyak pa. Back to work. Utos ko, sumimangot pa sila at naglakad pabalik sa estasyon nila. Nakailang balik pa si Mia at Rina kay Dave para ipatikim ang luto na niluto ko. Pero wala pa rin pumasa. Sa sobrang inis ko, hindi ko napansin na talong na pala ang hawak ko. Nagulat pa ako na may magsalita sa likuran ko. Chef Estrella, what are you doing? Galit ka ba sa talong? Napalingon naman ako bigla, saka ko tiningnan ang sinabi nito. Namilog pa ang mata ko, gusto ko na maglaho sa kinatatayuan ko nang makita ko na hawak ko na mahigpit ang talong. Nagtawanan pa mga marites, kagad ko namang inaihagis ang talong kay Cards. Pakiramdam ko, pulang-pula ang mukha ko sa mga oras na ito. Chef Estrella, wala pa rin pumapasa sa mga niluto mo. Baka mamaya iba na ang kainin ko. Sabay hagod ang tingin sa kabuuan ko. Call me Reyna. Kapag may naluto ng bago, si Chef Estrella. Yes sir, nakangiti pang sagot ni Reyna. Nang makaalis si Dave, katakot-takot na pang-aasar ang inabot ko sa kanila. Iba raw ang kakainin Cards. Inulit pa ni JC ang huling sinabi ni Dave saka tumawa na malakas. Mukbang yata ang gusto. Gatong naman ni Cards sa sinabi ni JC. Nagtilian pa sila saka naghampasan. Tumigil nga kayo, baka kayo ang lutuin ko. Nagtawanan pa sa sinabi ko. Hi, Dave Melendez. Isip bata ka pa rin hanggang ngayon. Naiinis ko pang bulalas. Muli po, sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po.